karong adlaw kay nagsige magulan-ulan mao nang matik na magluto tag sinabawan. Pero kaning atong sinigang na bangus tod na ay nag-request ani mao nagluto tag perting lamia. Mao nang pati ako nang gawas tanan panuhot dara oh. Kalame dara pa oh. Dalagi. Sup-sup na to ng ulo utok diha ah ba. Tripis sa turun mga kajam, kibali na ay nag-comment na to na followers diha ah. Now, try naman kayo magluto Tagalog like sinigang na bagos, hindi luto sa tanglad. O siyempre kay Tagalog man ang nag-request, matik magtinagalog ta para makasabot siya sa atong ipahidungog sa iya ha. Bali ayan, ready na nga pala lahat, may nabili na nga pala ako sa palingke. Ayan, nakabalot pa, nilagay ko lang sa rep para naman ay medyo malamig. Nung nabasa ko kasi itong comment siya kay na may bumili ako kagad, pumunta ako sa palengke para naman makabili kagad ng mga gagamitin. Ayan, mayroon tayo ditong kangkong, talong, at siyempre ito kamatis, at ito nga rad dish, ayan, sakto lang sa sukat. At syempre mga par, ito okra. At syempre sinigang mix, hindi naman pwede mawala. At saka yung binili ko, yung pangbangus na talaga, para naman eh, lasang-lasang sinigang. Ayan na yung mga nabili natin, kompleto na. At syempre may nabili na rin pala ako ditong bangus. Ayan, pinahiwa ko na nga pala. Pinatanggalan ko na nga rin pala ng kaliskis ng dahon, huni ng mga ibon. So ayan, lilinisan na natin yan mga par. Tanggalan lang natin yan ng bituka. Kasi syempre, pwede naman siguro isama yan. At saka ito updo. Kasi isasama ko tong atay eh. Tanggalin mo yung updo par kasi mapait yan. Tsaka mo huhugasan. Ayan, hugasan mo ng maigi. Para naman talaga linis na linis. At minalas-malas pa nga naman eh, wala tayong tulo ngayon. Walang tulo yung gripo natin. Pero ayos lang kasi mayroon naman tayong supportive na asawa dyan na tagabuhos ng tubig. So ayan, unahin natin tong radish mga par. Tatanggalan lang natin yan ng balat. Pag natanggalan na, siyempre hiwain mo yan ng pagayaan, pabalagbag. Ayan kasi sinigang yan. Saka itong okra, hindi ko na pinutol-putol kasi siyempre sundalo tayo eh. Ganyan, di ba? Boy Scout tayo eh. Tsaka itong talong mga par, hiwain nyo lang din ng pabalagbag. Para naman eh, may kunting design kumbaga. Ayun, ayos na yun mga pre. At tsaka ito nga pala, sitaw. Hiwain mo lang din in the good size. Ayun, good size. English yun na. Ayan, ayos na yan, di ba? Napakasulit. Tsaka natin huhugasan mga pare. Kasi syempre, kahit na gulay yan, kailangan natin hugasan yan. Kasi naka ano yan. Ano daw? Tsaka nga, dahil ngayon naubusan kami ng luya, kaya na may bumili pa ako dito sa labas. Ay, medyo malon-ulan nga. Tamang-tama itong sabaw natin itong mga par. Tumaiming sa content natin sa araw na to, no? So ayan, nagbalat na nga rin pala ako dito ng sibuyas. Siyempre, ang gagamitin natin sibuyas, kamatis, tsaka luya lang. At tsaka hinugasan ko na rin tong kawali na gagamitin natin para talaga linis na linis kasi tayo din naman yung kakain. Ayan, lalagay na natin tong sibuyas, tsaka itong kamatis, mga pare. Iwain mo lang yan ng pagayon. At tsaka itong luya, hugasan mo na ng maigi yan, takatanggalan mo ng kunting balat. Tsaka para hindi naman masayang luyan yung mga par, kiskisin nyo lang yan ng kutsilyo yan para yung balat na talaga yung mismo yung matatanggal. So ayan, maglagay na tayo ng kanyang pangsabaw. Pero yung pinakita ko dito sa video ay eh, isang sabawan lang pero nakadalawa ko mga par. Tsaka pa ako naglagay din ng asin. Ayan, para medyo maalat-alat na ba. Tapos para naman i-diretsuhan na lagay ka na lang ng sinigang mix tsaka bangos. Ayan, nilagay ko na nga pala tong bangos nung pagkakulo na. Tsaka natin tatakpan mga par. Nung pagkabukas ko ngayon, nagulat ako ba't hindi nakulo? Ayun pala, naubusan na. Wala nang apoy mga pre. Sineswerte ka nga naman. Sa dinami namin pwede mangyari sa buhay natin mga par. Ito pa, sa oras pa ng pag-prepare ng ating dinner. Kaya na may kinantsawan ako ng anak ko. Grabe naman makakantsaw ito. Parang wala nang bukas eh. Buti naman eh, may bukas pa na tindahan. Kaya na may nakabili ako kaagad ng gasol. Replacement. Ayan, di ba? Napakadali lang. Kahit pa eh, medyo maulan-ulan, bumili pa rin talaga ako. Kasi hindi pwedeng hindi matapos natin tong content na to. Hindi na to pwede ipapabukas pa. Kaya ayan, nilagay ko na kaagad at wala nang kuskus balungos. Ayun, pinasok ko na kaagad dito sa lalagyan namin at binuksan. Ayun, may gasolina ulit. Pagkabukas ko, ayan, nakulo na. Kaya na may ilalagay na natin kaagad itong ating gulay, mga pre. Para naman eh, pero konting kulo lang ha, nung konting kulo lang sa, para hindi naman magka-overcook yung isda nyo. Tsaka prinipir ko na rin itong kangkong, hindi ko na nilahat kasi hindi naman tayo si Diyos Mujica. Hindi na natin isasali yung mga malalaking dahon. So ayan, naglagay na rin ako ng sinigang mix, mga pre. Ayun. Yan, siyempre ayos na yan. Tunaw-tunawin lang natin yan ng ganyan. Isang kulo dyan, tapos titikman na natin kaagad. Ayun, di ba? Nung nakulo na, kaya na may tinikman ko na kaagad kung anong lasa, kung kumusta naman. Ayun. Ano lasa, pre? Ha? Ganun pa rin ba? Lasa bang sinigang? Kaya na may papatikim ko kaagad sa asawa ko. Kasi first time niya daw makakain ng... First time niya lahat sa akin eh. First time makakain ng paksiw na bangos. First time niya na makakain ng sinigang na bangos. Hindi ko alam kung ano pang ibang first time na pwede niyang ipakain ko sa kanya eh. Tapos pinatikim din namin kay Zion. So yun yung reaction niya. So ayan, tatanggalin niyo yung mga ganito pare. Kasi madumi daw to eh. Tsaka pa natin ilalagay itong kangkong chips ni Mujica. Pag naglagay kayo ng kangkong, huwag nyo nang pakuloin mga par. Patayin nyo
kagad yung paapoy para naman hindi siya mag-overcook. Kulay green-green pa ba? Kasi maluluto din yan sa tubig kasi napakainit ng tubig na yan mga pre. So ayan, kaya naman nag-prepare kagad yung asawa ko ng plato at saka kanin at saka nagsandok na rin ako ng ulam. At syempre, flex na natin yan mga pre kung pwede na ba sa tindahan ni Aleng Nena. Kaya naman umupo kami kaagad, syempre, para naman ay makapag-pray na kaagad. Syempre, mag-pray tayo bilang pasalamat sa ating pagkain mga pre. Ayun, di ba, kain na tayo. Unang tikim, sabaw para sa inyo, sharks. Aroy, ano lasa, lasang sindigo. Talaga naman nangangasim ako eh. Ay, ang asim mga pre. Kaya naman ititira na tayo dito. To, sa ulam. Ito yung kinuha ko kasi size ng ano to eh, senior high. Okay, maglagay tayo ng bangos at saka itong kangkong at syempre itong radish, sitaw at saka talong. Ayan mga pre. Pagsabay-sabay na natin yan. Cheers! Ang sarap niya mga pre. Ulit nga. Ayan, mayroon din natin yung okra at saka kangkong at saka isda. Naiwan pa yung isda. Ala? Nagaw, anzarap. The best, buti naman may nag-comment sa atin. Kaya naman, hindi na kami nahirapan maggawa ng kung anong lulutuin namin o anong uulamin. Pati ako, nabusog na. At syempre, sabaw tayo dyan. Tayo dyan. At syempre, ayan, kakain na rin si Ata Eranyo. At una niya rin kinuha itong chan. Kasi ito yung pinaka-the best sa bangos mga par. Itong chan talaga eh. Kahit anong luto pa yan mga par. Grilled o ano pa paksyo. Napakasarap ng chan na yan mga pre. Ayan na nga o. Oh. Pinagsabay-sabay na rin ni Ate Eranyo. Okra, talong, kangkong at bangers. Nago, napakasarap. Talaga naman mga ngasim ka. Ayan, no? Nice, solid mga pre. Ayos, sana naman may mag-comment na naman ulit sa atin para naman yung makagawa na naman tayo ng mga loto-luto. At syempre, sabaw, ayan, pinatikim din natin kay Zion na gwapo. Ayan, inasim kilig. Gusto ko pa. So, ayan, nagkain na naman ulit si Ate Aaron yung mga bread, ha? Cheers! Nako, talaga naman na pagkasarap naman talaga. At syempre, hindi naman pwedeng hindi natin elapse to lives itong ulo ng bangos niyan. Sinib-sib-sib-sib ko na napakasarap talaga namang sulit. So, ayan, tamang kain-kain lang kami dahil nga syempre nabusog-busog na medyo matapos-tapos na. So, ayan, kaya naman habang nanonood si Ate Aaron yung K-drama, kaya naman inirequestan ko na naman siya mga par, sininyasan ko na naman. Ayan, no, sinyas na naman ako. At syempre, naintindihan niya ano nung ibig ko sabihin. Kaya naman, hindi na siya tumawa. Sabi niya, ikaw naman talaga, nasyado pang maaga. Kaya naman, kumuha siya kagad dito sa rep mga par ng Coca-Cola, baka naman. At ito nakuha niya ngayon, iwala ng bawas. Ay, bagong-bago talaga. Talagang mayroon pang espiritu. So, ayan, talagang ubos namin, no? Walang natira. Kasi nag-a-abroad sila. So, ayan, mag-inom-inom na tayo ng Coke dyan, mga pre. Napakasarap. At thank you nga pala sa nag-comment at nag-request. Diba? Kaya naman, sana naman idumaan to sa wall nyo. Para naman, pag naguguluhan kayo kung anong gusto nyong gawing hapunan o pang-ulam, ito, maisipan nyo. Magluto kayo ng bangos. Kagaya dito sa amin ngayon, medyo maulan-ulan. Kailangan talaga namin mag-ulam ng sabaw. Kasi napakasarap mga pre, mga pari ko. Ayon. Tamang inom-inom lang ng Coke. At syempre, patapos na ang ating video, ako naman itamang simot-simot lang. So, yun lang. Bye-bye. I love you.